very glad our special para sa akin pag-aralan ng mabuti at kung maaari extend muna. Marami pa pong hindi naka-raise. Sa totoo lang po, yan ang katotohanan. Muna-muna, dapat turuan natin ang ating mga kababayan at maging dapat gawing simple yung pag-re-raise. Pinaka-simplest. Importante naman dito, malaman kung sino yung owner at dapat po yung hindi matigil yung servisyo. Diyan na po magkakaletsi-letsi pag naputol po yung SIM dahil po hindi makarehistro. Mas lalo magiging busy po yung mga network. Umabot po sa puntong yan. Isipin nyo, napakarami po mga subscriber po sa Pilipinas. Hindi na po sa Pilipinas, hindi sa yung iba po yung iba na sa ibang bansa gamit yung local SIM. Kaya dapat po hindi matala yung servisyo. Turuan natin ang ating mga kababayan na kailangan i-extend mo na. Ayusin mo na yung sistema. Dahil first time po ito, hindi po ganun kadali. Sir, follow-up question. Sa mga kababayan natin, sir, na pagkakalimutin mo po nakapapasta ka po sa ating mga kababayan na magparehistro po kayo na sa katas naman po na dapat marehistro po ito, itong SIM card registration app. Para naman po ito sa protection ng lahat. Ay ayun na po sa batas para hindi po maabuso ang paggamit ng SIM card, yung mga nalulogo, yung mga nananamantala, ay hindi na po maulit dahil malalaman na po sino yung may kagagawa nito. So nakikiusap po ako, pa-registro po kayo, ngunit napakiusap ko po sa ating turuan po natin ng mga turuan po natin ng mabuti ang ating mga kababayan at maging simple po ang pagpaparehistro sa pinakamabilis na paraan. Senator, bali ilan pong mula sa akin center na ang papagawa natin? At saka dito po sa Panwebaysia, madadagdagan pa po ba yung malasakit? Ang malasakit center po ay batas na isinulong ko noon. Ang isa na pagkuo ko, 2019, hindi pa rin natin paulong ko. Sa one-stop siya, mga sa loob ko, ang pagkakari yung kapat na yan siya. Gobyerno, PNLPC, Rudy Wich, SWD, nandang tumulong po sa ating mga kababayan. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Lapitan nyo na po ang pinakamalapit na malasakit center sa inyo. Sa inyong lugar. Halimbawa, dito sa Baysia, meron pong tatlo sa Eduardo Hoso Memorial Hospital sa Kabarangguan, meron din po sa Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Kabarangguan City, at sa Tarabera General Hospital. Para po ito sa Pilipino na nangangailangan po ng kwalifikasyon dito at sa Pilipino ka-qualified po sa Pilipino. Senator, ito ba? Senator, we have a new GPM today. Sa tingin niyo po ba dapat tigalin niya sa mga chief executive ang pagtalaga ng mga chief of police? First of all, congratulations po kay General Porta. Naniniwala sa kanya kung kaya niya ang pananaw ng mga pulong bilang muno ng napakalaking kwetsa ng Philippine National Police. Pagkulo naman po doon sa inyong tanong, dapat ang ganit, mag-aralan po ng buti dahil nasa batas naman po na ang pagpili ng chief of police ay nasa local chief executive dahil dapat maging maganda po ang kanilang relasyon. Kasi yung suporta po, hindi lang naman galing sa Pilipinas ng police. Yung local government, yung suporta sila sa sasakyan, gasolina, ang pondo po para kampanan po ng BNP ang kanilang tungkol sa local government. Ngunit, para naman po sa akin, dapat po hindi maging non-partisan po. Dapat po wala silang magiging amo, hindi ang taong bayan lang. Dapat hindi sila pumampi. Pag-politika na pong pinag-usap. Pero sa trabaho, bilang chief executive, mayor, sila po masusunod. Kasi pag ayaw ng mayor at ayaw ng pulis sa lugar na yon, ayaw nila ng lugar. Ayaw ni mayor, ayaw ng chief of police, wala talaga sugar niya.
dapat magkasundo po yung pulis sa Japan? Kailangan maganda yung relationship. Huwag lang po ano. Ito, yung disabled operation of the Department of Water Resources. Dahil ulit yung nangyari ng I support or maybe pag-aralan natin ng mabuti as a member po ng Senate Committee on Agriculture, isa rin sa priority agenda ni Pangulong Bongbong Marcos, recognizing the critical issue ng sapat at ligtas na tubig sa bansa. Dapat lang dati nang nakaranas tayo ng kawalan ng tubig, lalo sa Metro Manila noon, at ngayon paparating ng El Niño this middle of the year, ngayon ang init, no? Hanggang next year, malaki ang posibilidad na magkaroon ng long-term drought po sa ilang bahagi ng bansa. Marami po sa ating lupang sakahan ay dependent lang sa tubig ulan para sa kanilang panalig. Ang mga irrigated farms naman, minsan ay nakakaranas ng water rationing dahil naman sa kulang ng na-impact na tubig sa mga dams sa inip. Malaki po ang epekto nito sa ating food security dahil nahihina ang pagkakaroon. As chairman po ng Committee on Health, malaga rin na karoon tayo ng constant access sa mga mamamayan natin sa safe drinking water dahil maraming masakit na maring itudulot ng pag-inom ng marunong tubig. Pakasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa pag-create ng Water Resource Management Office last March. This year dahil pending pa po ang mga bills in the both houses ng Congress. Isa po ang Department of Water Resources is among the priority bills cited by President Marcos and his State of the Nation Appeals. Nasa itong committee level ng House of Representatives at Senate. Ako naman po, ano po yung makakatulong sa mga kababayan natin, lalo-lalo na po sa mga mahirap, na hindi pa sila mahirapan lalo. At importante pong tubig sa atin. Hindi lang po sa inumin at sa mga partners natin, napaka-importante po ang tubig. Lalo-lalo na po tayo, araw-araw tayo umiinit ng tubig. Napakahirap po kung walang tubig, nakakaroon ng water shortage. Napakahirap, lalo-lalo po sa Metro Manila. May panahon nun, wala ng tubig niya. Galit si Pangulong Duterte, sabi niya, pagbalik ko bukas sa Metro Manila, dapat may tubig. Kaya nga po na-privatize ang kumpanya sa Manila sa supply ng tubig para pagandahin pa nila ang kanilang servisyo. Kanila po obligasyon yun na pagandahin pa ang servisyo sa mga kababayan natin na nagbabayad po ng tama. So, what dapat maayos na servisyo ang ibigay niyo po sa mga kababayan natin. Then, nagbabayad po